Mapagpalang umaga muli, mga kapatid, at ganun din sa ating mga kapatid na nanonood sa ating Facebook Live. Ngayon ay dumako na tayo sa ating gawain sa araw na ito. Tinatawagan ko ng ating kapatid na si Cynthia para sa Study in the Word. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nanonood. Tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral sa umaging ito. Nung nakaraan ay itinuro sa atin ni Sister Daly about corporate worship. Ngayon naman ay pag-aaralan natin about the church and spiritual gifts. So kagaya ng naituro ng ating mga pastor at ng mga nagtuturo na rin dito na ang church ay hindi ito isang building, kundi ang church ay binubuo ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. At ang spiritual gifts naman, ito ay ang kaloob o talento na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at presensya ng Banal na Espiritu. Dito tayo sa focus, Christ gave each member of the church at least one spiritual gift to build up His body for the glory of God. Bawat isa sa atin dito ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng mga talento or mga kaloob na mula sa ating Panginoon upang sa ganon, ito ay makatulong sa pagpapalago, pagpapatatag, at pagpapaunlad ng gawain ng ating Panginoon. So dito sa motivation, merong illustration na pinapakita dito na kung saan ipinapakita dito kung gaano kahalaga ang spiritual gifts o yung mga talents o di kaya yung mga kaloob ng ating Panginoong ng Panginoon sa atin. So dito may isang sitwasyon, sabi dito, si Mrs. Perez ay isang faithful, isang tapat na manggagawa ng ating Panginoon. Siya ay may apat na anak, maliliit pa, pero siya ay nagkasakit na ospital. Kaya naman ang church nag-respond sa kalagayan o sitwasyon ni Mrs. Perez. So sabi dito, Nikki and Eva, sila yung mga pumupunta sa bahay ni Mrs. Perez. Sila yung naglalaba ng mga maruruming damit. Sila yung naglilinis doon. Kasi alam nila na sa ospital si Mrs. Perez. Sabi naman dito, si Mrs. Valen, isang businessman. Siya naman yung gumagastos sa mga expenses na sa pagka-ospital ni Mrs. Perez. Siya yung financial support siya. Si Mrs. Bae-chong, siya naman yung dahil walang nag-aalaga sa apat na anak ni Mrs. Perez, siya ay nagpadala sa bahay ni Mrs. Perez ng 7 ladies na kung saan yun yung mag-aalaga sa kanyang mga anak, ganun din tutulong sa mga gawain sa bahay ni Mrs. Perez. Sabi pa na dito, si Pastor Chris naman, siya yung nananalangin, pumupunta sa ospital. Siya yung nag-encourage kay Mrs. Perez na kung saan dumating sa point na nag-down na siya at kini-question niya ang Panginoon kung bakit nangyari yung ganong sitwasyon. So siya yung nananalangin, siya yung nag-encourage, nagbibigay ng mga scripture na kung saan about suffering. So si Deacon Jojo naman, ganun din ang ginagawa. Patuloy rin ang ini-encourage si Mrs. Perez. So dito sa illustration, makikita natin kung gaano kahalaga ang bawat kaloob ng ating Panginoon. So dito sa gawain ng Panginoon, nakikita natin kung gaano kahalaga nung last nung Thursday, yung Pastor's Month at Sports Fest, nakikita natin kung paano nagtagumpay ang isang gawain o isang activity sa gawain ng Panginoon kapag sama-sama na nagpa-function ang bawat spiritual na kaloob ng ating Panginoon. So dapat sabi niya dito, God is committed to His children's welfare. That is why, in love and by His grace, God has given His children spiritual gifts. So, exploration, mas lalo pa nating palalimin ang kaalaman natin kung ano nga ba ang spiritual gifts at ang ginagampanan nito sa gawain ng ating Panginoon. Sabi dito, the church is the body of Christ. Tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo. Christ is like a single body with many parts. So ang ulo ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesus. Tayong mga pinagkalooban niya ng mga spiritual gifts, tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesus.
So number two, the body is made up of different parts. One is important. So iba't iba man tayo ng ministry, iba't iba man tayo ng function sa iglesia ito, pero ang bawat isa ay mahalaga. Kahit hindi kayo nakikita dito sa gitna na ginagamit, kumbaga hindi tayo pang front, pang doon lang tayo or sa likod, pero ang lahat ng yun ay mahalaga. Kaya nga, di ba, pag nawawala sa upuan or nawawala sa, imbawa, sa bawat linggo, tapos may ministry, di ba, hinahanap? Kasi ibig sabihin nun, mahalaga kayo sa gawain ito ng ating Panginoon. Sabi niya dito, number three, God assigned each one a role in the body. So, bawat isa, binibigyan talaga ng function upang sa ganon, maging maayos ang pamamalakad or maging maayos ang lahat sa gawain ng Panginoon. So, dito, the nature and purpose of spiritual gifts. Ano ba yung kalikasan o yung layunin ng mga kaloob na ito? Sabi niya dito, letter A, God gave spiritual gifts to each believer. Bawat isa ay meron dito, mga kapatid. The spiritual gift is a proof of the presence of the Holy Spirit. Hindi magagamit ang isang mananampalataya sa gawain ng Panginoon kung wala ang presensya ng banal na Espiritu. Kailangan nandun yung presence ng ating Panginoon. Kaya nga, yung iba, di ba, nagagamit ng lubusan. Bakit? Kasi inaalaw nila na yung pangunguna o yung pangungusap ng banal na Espiritu, inaalaw nila sa kanilang mabuhay. Eh bakit yung iba, may mga talent naman, bakit hindi nagagamit? Kasi ini-ignore. Ini-ignore nila yung pangungusap o yung mga pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya naman, hindi sila nagagamit ng lubusan. So, number two, spiritual gifts are God-given supernatural abilities that enable the believer to accomplish the ministry of the Lord Jesus on earth. Kaya pinagkalooban tayo ng mga spiritual gifts na ito, tayo yung magpapatuloy sa mga nasimula ng ating Panginoong Yesus nung nandito siya sa lupa. So, isang halimbawa na doon, evangelism, pinakamahalaga ito mga kapatid, na kailangan na ipagpatuloy natin ito. Bakit? Dahil ito ang nais ng Panginoon. Bawat isa makaakay, bawat isa maipadapit sa presensya ng ating Panginoon upang pagdating ng takdang panahon, marami ang maliligtas. So number three, each believer has at least one spiritual gift. Kaya huwag sabihin ng iba na wala ka nito. Meron. Lahat ng mga mananampalataya at buong puso na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, meron. Mag-deserve po kayo mga kapatid at manalangin kung saan kayo ilalagay ng Panginoon sa iglesia ito na makapag-minister kayo ng lubusan. Letter B, God gave spiritual gifts to benefit the body. Malaki ang maitutulong ng bawat isa kapag ipinapagamit nila ang kanilang mga talento sa gawain ito. Hindi lang sa gawain ito, kundi maging benefit din ito sa bawat isa sa atin. Bakit? Dahil tayo yung maging instrumento sa pamamagitan ng mga kaloob na ito. Sabi niya dito, maging instrumento tayo to accomplish the Lord's purpose. Ang layunin ng ating Panginoon. Hindi lang sa buhay natin, kundi sabi nito sa number two, for the building up or edification of the body. Upang lalo pang tumatag, lalo pang lumago, lalo pang umunlad ang iglesyang ito. Sa letter C, spiritual gifts must be exercised in love and worship. Lahat ng mga talent na meron dito, kasama palagi ang pag-ibig. Lagi ang pagpupuri ay palagi nakaalay, inialay natin lagi sa Panginoon. Sabi niya dito, our spiritual gifts are of no use until they are used in love. Walang halaga ang isang talento or ang isang kaloob ng Panginoon nang walang pag-ibig. Minsan, kapag walang pag-ibig, siguro ang tawag na lang doon ay performance or responsibility or for the sake na lang sa tao. So, kailangan may pag-ibig, mga kapatid, palagi. Masarap gumawa, masarap maglingkod na kasama ang may pagmamahal. Magaan sa puso, walang bigat, hindi ka magsasawa. Sa number two, spiritual gifts are meant to glorify God. Sa bawat talent ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon, palagi ang papuri, palagi ang kaluwalhatian ay sa Kanya. Hindi ito dahil sa sarili nating galing, hindi ito sa sarili nating lakas, hindi ito dahil sa sarili
dahil tayo ay matalino, palagi para sa kaluwalhatian palagi ng ating Panginoon. So dito, may apat na classification yung spiritual gifts. So una, speaking gifts. Ito yung mga nagpapahayag. So una dito yung prophecy. Sila yung mga mananampalataya ng ating Panginoon na kung saan nagpipredict nila kung ano ang mangyayari sa future. Diba? Pero ang lahat ng ito, may reminder dito na ang lahat dapat naka-align sa God's Word o sa katotohanan sa Biblia. So marami ngayon ang nag-prophesy. Kaya mag-ingat tayo. Marami ang nag-prophesy ngayon na kung saan, halimbawa, si Lord ay darating na sa ganitong taon. Si Lord ay darating na sa ganitong date, mga kapatid, nakasaad sa Bible, walang nakakaalam sa pagdating ng ating Panginoon, kundi tanging ang ating Ama na nasa langit. So kapag may narinig kayo ng ganon, maaring hindi ito galing sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo sa mga prophecy, yung mga nag-prophesy na naririnig natin na kung saan pinapaniwalaan ng ibang tao. So dito, teaching. So ang meron nito, yung mga pastor na kung saan sila yung nagpapaunawa o nagbibigay pa sa atin ng kaunawaan, mas lalo pang pinapalawak yung kaalaman sa pagtuturo sa atin upang lubos nating maunawaan ang salita ng ating Panginoong Yesus. So karamihan dito mga pastor ang may merong spiritual gifts at yung may malalim na pangunawa sa salita ng ating Panginoon. Exhortation, ito yung mga nangangaral or yung mga nag-i-encourage. Sabi dito, the ability to encourage or counsel others, especially in times of crisis. So isang halimbawa dito si Barnabas, kung sa Tagalog ay si Bernabe, na kung saan siya ay puno ng puro positive, puro encouragement. Kasi sabi niya dito, si Barnabas o si Bernabe, isa sa nag-i-encourage kay Saulo or si Pablo. At kung saan siya rin yung nag-i-encourage sa mga sa iglesia ng Antio, at siya rin yung nag-i-encourage kay John Mark para magkaroon ng confidence na magpatuloy sa ministry. Kaya nga bawat isa sa atin dapat maging Barnabas tayo kasi siya yung the son of encouragement. So bawat isa sa atin ay maging Barnabas tayo sa iglesia nito, puro positive, puro encouragement upang mas lalo pang tatatag or mas lalo pang intact ang pagsasamahan ng iglesia, sa iglesia nito. So dito, wisdom. Ito yung karunungan. Mga kapatid, mahalaga ito sa buhay ng bawat isa sa atin, ang karunungan. Karunungan, isang halimbawa sa mga pagsubok. Kapag may karunungan ng isang tao, palagi ang iisipin niya, alam ko Lord, dadaan lang ako sa pagsubok na ito. Lord, sa mga pagsubok na ito, ako ay magiging matatag. Kakapit ako. Pero kapag walang wisdom, lalayo ako Lord. Hindi ko na kaya Lord. Puro negative. Halimbawa, sa mga argument, kapag may wisdom ka palagi, ang pipiliin mo puro kapayapaan. Hindi ko siya papatulan kasi ang nais ko, kapayapaan. Pero kapag walang wisdom, ay bahala na, ay talagang gaganti ako, ay talaga naman gusto ko lang, alam mo yung makaganti ka, trouble. Yun ang walang wisdom. Kaya mga kapatid, kailangan natin ito, yung wisdom na nagmula sa ating Panginoon. Knowledge, ito yung mga matatalino. Ito yung may malalim na pagkaalam sa salita ng ating Panginoon. Pero may warning dito, sabi niya, members need to be wary of the who stand and say, God has told me. Diba? Mag-ingat po tayo na porket matalino o porket maraming alam sa Biblia, mga kapatid, siya sa atin natin maiki. Sabi niya dito, members confirm it at is tested by biblical truth. Kailangan naka-align palagi sa salita ng ating Panginoong Jesus. Sabi pa niya dito, Paul warns us about the danger of pride sitting in knowledge is not tempered with love. Kapag magaling tayo, huwag natin itong ipagmayabang, mga kapatid. Kailangan samahan natin ito palagi ng pag-ibig sapagkat lahat ng talino na meron tayo, ito ay galing sa ating Panginoon. So dito ang pangalawang classification, serving gifts.
Ito yung service at saka helps. So isa na dito yung mga nagbi-ministry natin sa mga helps, yung mga halimbawa sa bagahe. Malaki ang naitutulong nila, mga kapatid, nag-exert sila ng effort, nag-exert sila ng lakas upang sa ganun maayos yung mga bagahe nyo, mailagay sa tama, di ba, sama-sama, di ba, halimbawa, doon, walang mga nagluluto, so, nagbibigay tayo ng tulong sa kanila upang mas lalong, tawag dito, matapos, di ba, madaling matapos, so kahit naghugas ang pinggan, tambak yung hugasan, nandun yung helps natin para sa kanila, leadership. Ito yung may pamumuno, nandun yung authority na kapag nag-command, kailangan sundin ng mga members. Pero ito naman ay to motivate people para sa isang goal, para sa isang layunin. So dito naman, administration, sila yung nagbibigay ng mga task, yung nag-o-organize, to plan, upang maging effective at efficient yung service. So giving, ito yung ating mga kapo, yung ating mga love gifts, ito yung ating mga pledges, ito yung mga merong kaloob na ganito. Mercy, show kindness to others. Diba? Marami dito yung nalulungkot, may mga nawalan sa mga sa buhay. So, ang bawat isa ay nandun yung kanilang shoulder, diba? To cry on, diba? So, hindi lang to, yung nag-encourage tayo sa kanila na upang maipsan ang kanilang sakit ng kalooban. Kindness, di ba? Pag walang makain yung iba dyan, binibigyan mo ng tinapay, binibigyan mo ng kapisimpling kaputihan na makapagbigay ng tulong or kagalakan sa bawat mananampalataya. So, discernment of spirits. Ito yung nakakaalam kung ano yung mabuti, ano yung masama. Itong pagtuturo, itong mga katuruan ba ay totoo o ito naman ay hindi totoo. So, faith. Ito yung mga taong kahit gumagapang na sa kabila ng mga pagsubok ay nananatiling patatag, hindi natitinag. So ito naman pangatlo, ito yung mga special, pangapat na pala ito, special gifts o special apostleship. Sila yung mga apostle na who is sent out. Ito yung mga missionaries, ito yung mga church planters. So special ito na kaloob ng ating Panginoon. Kaya yung mga mag-desire dyan na mag-church planting or mag-mission sa ibang bansa at sa ibang lugar, ito ay napaka-espesyal na spiritual gifts o kaloob ng ating Panginoon. So nabanggit ko na yung prophecy. Number 3, evangelism. Mga kapatid, huwag mong baliwalain. Evangelism lang yan. Dito nakalagay, special. Special siya, mga kapatid. Huwag natin nilalang-lang-lang ang evangelism. Sumama po tayo, mga kapatid, na sumama po tayo na mag-akay ng mga kaluluwa. Sapagkat ito, sabi ng Panginoon, ito ay napaka-espesyal sa paningin niya. At pang-apat, shepherding. Ito yung pangangalaga sa mga tupa. So sabi dito, hindi lang mga pastor ang binibigyan ng responsibility ng mga alaga ng tupa. Bawat isa sa atin, kailangan kaya natin pangalagaan ang bawat isa, di ba? Lalo na yung mga kapatid natin na mga nanghihina, pangalagaan natin sila, yung mga nawawala, pangalagaan natin sila, encourage natin sila, or tawag dito, kamustahin natin sila, mga kapatid. At bilang pangwakas, sabi dito, God has given you one or more spiritual gifts in order to fulfill Christ's mission here on earth. God intends you to build up His body, the church. Kaya nga, mga kapatid, ang merong spiritual gifts, sana tayo ay magpatuloy. Sana tayo ay magpagamit pa ng lubusan. Tayo ay hindi magsasawa. At sa mga wala pa or nagdi-desire pa lang, mga kapatid, manalangin kayo. Kasi ang bawat mananampalataya ay meron nito. Manalangin kayo sa Panginoon, Lord, gusto kong magpagamit sa iyong gawain. Lord, ipakita mo sa akin saan ako pwedeng ilagay na kung saan magamit ang buhay ko ito para sa iyong kaluwalhatian. Yun lang po at maraming salamat, mga kapatid. Salamat si sa karagdagang katuruan na galing sa ating Panginoon. Ngayon po, inanyayang ko po kayong tumayo at tinatawagan ko na po ang ating mga kapatid, Sis Feverin Pasno para sa scripture reading at susundan ni Sis Virgie Cristobal para sa opening prayer.
niyo po akong magbasa sa aklat ni Mateo 24 verse 30. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Papuri ko sa Try po tayo. Hallelujah, Lord. Salamat po sa umaga ng Panginoon. Salamat po, Pati God, sa buhay namin. Sa pag-iingat mo sa amin, O Pati God, papunta dito, O Lord. Lord, nandito po kami, O Pati God, nagpapakumbaba, nagsusumamok sa iyo, Pati God. Lord, ikaw lamang po ang matataas ngayong umaga hanggang sa hapon, O Pati. Lord, ikaw po ang manguna sa amin, sa pagpupuri sa iyo, O Pati God. Ikaw lamang po ang may nataas ngayong umaga, O Pati God, sa buhay namin, O Pati. Lord, ikaw po ang manguna, O Lord, kay Pastora Jenny, O Pati God, na magpapayag ng mga salita, Panginoon. Salamat po, Pati God, double anointing and knowledge and wisdom, Panginoon, na igawad mo sa kanya, O Pati God. Kaming makikinig, O Father, Lord, buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, para tumimo, Lord, ang iyong mga salita po niyo. Salamat po, Pati God, sa mga music ministry, O Father, ushering ministry, O Pati God, at sa lahat, O Pati God. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng aming pagsamba sa iyo, Father. Salamat po, Lord. Salamat po, Pati God. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo dumako na sa ating pag-aawitan sa ating Panginoon. Tinatawagan ko na ating mga kapatid na si Sis Lord Medina, Sis Erin Lemente para sa praise and worship. Hallelujah. Shall praise! Sa pangako, shall praise! Sa ating bawat tapagtaas ng kamay, sa bawat pag-awit natin sa Panginoon, hayaan natin isama natin ang ating mga puso nang sa ganun ang lahat ng ating mga hihahaing mga papuri ay makaabot sa langit at makapagbigay kagalakan sa ating Panginoon at ang lahat ng mga anghel doon ay magtiwang amen. Hallelujah! Kaya sama-sama tayong umawit ng buong pasasalamat sa ating Panginoon. Thank you.
lang ang karapat-dapat na pakulin kaya hayaan natin na sa lugar na ito patuloy na maitaas ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Glory to the risen King! Hallelujah! Yeah.
Thank you.
Kaya lang, kaya hindi natin na-absorb, ayaw natin tanggapin.
Let us open our hearts to receive the Word of God. Sapagat ito ay talagang mga pangyarihan at kayang magbago ng ating mga buhay if we are willing. So, buksan po kagad natin ang ating mga Biblia sa Galatia. Nasa Galatians pa rin po tayo, the fruit of the Holy Spirit. So, pagpapatuloy po natin, dahil yung tatlo ay na ituro na yung pag-ibig, yung kapayapaan, at yung kagalakan. Ngayon naman po, ang ating pag-aaralan ay yung tinatawag na long suffering. Or, sa ibang translation, patience. Sa isang ibang translation, patience, o katsagaan, o pagtitiis. No? So, sabi dito, ano, sa Tagalog, gusto kong basahin, Galatians 5, verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan. So, yun po yung ating pag-aaralan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. So, susunod po ito ng mga susunod na magtuturo. Pero yung ating pong pag-aaralan ngayon is katsagaan. So, hanggang kailan ang iyong katsagaan? Sa alaga mo. Hanggang kailan? Sa asawa mo. No? Sa anak mo. Sa biyenan mo. Sa amo mo. Hanggang kailan? Sa katabi mo. Hanggang kailan? No? Yung iba dyan, nahasa na lang sa tagal ng panahong nagsasama. No? Nahasa ang katsagaan. So, saan ka dito? Ikaw ba ay nagtsatsaga o ikaw ang pinagtsatsagaan? Pareho po. Pareho. Dapat merong katsagaan talaga. No, ang lahat ng mga Kristiyano, dapat andudoon yung katsagaan. No? So, titira natin ngayon mamaya kung ano yung mga susi ng katsagaan. Saman nyo po muna akong manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat sa iyo. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ang unang nagtsaga sa amin. Panginoon, inabot mo kami. It is just so amazing to learn, to know, Panginoon, and to understand na sino nga ba kami, Ama, para ikaw, nakapangyarihang Diyos, ay umabot sa amin, mag-adjust ng sarili mo sa amin para maunawaan namin ang kaluwalhatian mo at para matanggap namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, na kaloob mo sa lahat, Panginoon, na nananampalataya sa iyo. Lord, sa pagkakataong ito, hinihingi namin ang kapangyarihan mo na lumukob, Panginoon, sa bawat isa. Lalo na, Panginoon, sa aking magsasalita o magpapahayag na yung mga salita, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ikaw ang Diyos na siyang mahayag sa aking buhay. Panginoon, hinihingi ko ang patuloy na pagsama mo, Panginoon, upang sa gayon, Lord, maihayag ko ang mga nais mong ituro. Gayon din, Panginoon, sa amin, alisin mo, Lord, yung resistant heart sa bawat isa sa amin. Palitan mo ito ng receptive heart, Parigan. Upang sa gayon, hindi masayang ang bawat sasabihin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami ma-absorb ito at hayaan mo, Panginoon, na maipamuhay namin. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na sumama sa amin at maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa iyo. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tingnan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng long suffering. So, sa ibang translation po ay patience. No? So, long suffering, it is like patiently enduring and a lasting offense or hardship and is referring to a great deal of patience and endurance. Ito yung pagtitiis. No, pagtsatsaga sa mga kahirapan, sa mga binabato sa atin. So, ito yung tinatawag na katsagaan. Hanggang kailan ka? Hanggang gaano kahaba ang iyong pagtitiis at katsagaan? No? So, mapalad yung mga nandito pa. Bakit? Sila yung mga nagtitiis pa. No? Sila yung nagtsatsaga pa. Kasi kung wala na kayo rito, ibig sabihin, huminto na kayo, nag-give up na kayo.
So dito siya dito yung hindi ko alam yung mga nang na, yung mga buhay niyo ngayon o yung mga nararamdaman niyo. Maybe meron dito yung gustong-gusto na mag-give up. So hayaan natin na makapangusap sa atin ang mensaheng ito. At to those na hindi pa naman, ano natin ito, baunin natin. Baka, hindi natin alam, bukas makalawa, we need this. So, long-suffering, it enables us to never give up, regardless of our circumstances. Ito yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na huwag sumuko kahit na gaano nakahirap ang sitwasyon. Amen po ba? Taas ang kamay lahat ng nahihirapan sa sitwasyon niya. Hindi ba ang dami? Lahat tayo, meron tayong kahirapan na pinagdadaanan. Kaya lang, ito'y sinasabi, long suffering, never give up. Regardless, no? Of the circumstances. So, ano ba yung mga susi, no? Sa pagtsatsaga? Una, look unto Jesus. Sabihin nga po natin, look unto Jesus. Kanino ka nakatingin? Sa pinagdadaanan mo, kanino ka nakatingin? Sa circumstances ng buhay mo, kanino ka nakatingin? So, mahalaga ang alam mo kung sino tinitingnan mo. No? So, Hebrews 12 verse 2, pakibasa nga po sa Tagalog. Hebrews 12:2, itohon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahilian ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Salamat sa ating Panginoon sapagkat hindi niya tayo ginive up. Kahit na alam niyang walang pangalawang hirap ang kanyang dadanasin dahil sa ating mga kasalanan. No? Salamat kay Lord sa kanyang habag at biyaya na siyang naging dahilan para tayo ngayon ay makapagpatuloy if we are only look unto Him. No, mahalaga na si Lord yung tinitingnan natin. So, sabi sa Matthew, so titingnan natin yung mga character sa Bible, kaakibat ng bawat key na ito. No? So, sa look unto Jesus, titingnan natin yung buhay ni Pedro. Sa Matthew 14, verse 28-31, medyo mahaba pero pakibasa po sa Tagalog. Mateo 14, verse 28-31, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakan si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubo. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Kung titingnan natin, ano? Si Pedro ba nakalakad sa tubig o hindi? Nakalakad siya. Lumubog pa siya o hindi? Bakit? Tumingin siya sa wind, tumingin siya sa malaking alon. Inalis siya yung paningin niya sa ating Panginoon. So Peter get drowned because he focus on strong wind. Saan ka nakapokus ngayon? Sa pinagdadaanan mo, saan ka nakapokus? Sa laki ba ng problema mo o sa laki ng Diyos mo? Saan tayo nakapokus? No? Kasi, sabi ni Lord sa kanya, you of little faith, bakit ka nag-doubt? No? Bakit ka nag-doubt sa kapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran mo? Kaya lang nagkakaroon ng takot at pangamba. Kaya lang nagkakaroon ng matinding na-depress ang tao. They are doubting the power of the Lord. So are you doubting the power of God? So if you look at the storms, if we look at all the storms sa ating mga buhay, sa dumaan yung bagyo, no? Kung titingin tayo sa laki ng bagyo, matatakot tayo. No? Matatakot tayo sa laki ng bagyo. If we focus in all the storms in our lives,
we may feel terrified and afraid. Masisindak ka. Ang lakas eh, di ba humuhuni? Sino dito yung, ano yung pakiramdam nyo nung nagbagyo nung nakaraan? Alam mo kung tumingin tayo sa bagyo, baka hindi na tayo pumunta dito ng Webes. Baka kasi mayroon pang bagyo. Pero dahil gusto natin sumamba sa ating Panginoon, we are all so excited to come. Amen po ba? So kung titingnan natin yung bagyo sa ating mga buhay, matatakot at masisindak tayo. Ano yung bagyo na pinagdadaanan mo sa buhay mo? Anong signal? Signal number 10 ba? Na parang gusto ka nang liparin? O signal number 1 pa lang, papunta na sa signal number 3. Ano man yung bagyo na pinagdadaanan mo, pag-ayaw, kung hindi ka titingin sa kalakihan ng Diyos na pinaglilingkuran mo, magiging malaki yan sa buhay mo. No? Tingin mo dyan, parang ipu-ipu na napakalaki. No? Bakit? Kaya ayaw mo tumingin sa kalakihan ng yung Diyos. So, kung titingin tayo sa mga bagyo ng ating mga buhay, magiging malaki ito sa buhay natin. No? At ito yung mag-lead sa ating pananampalataya na maging mabuhay. Nagiging mabuhay yung pananampalataya. Bakit? Kung tignan natin si Pedro, di ba nakalakad siya sa tubig? Bakit nanampalataya siya? Kaya lang, nung tumingin na siya sa laki ng alon, natakot siya. Ganun ka ba sa sitwasyon mo ngayon? Natatakot ka ba sa laki ng alon na pinagdadaanan mo o sa laki ng bagyo na pinagdadaanan mo? Sabi mo sa katabi mo, look unto Jesus. Tumingin tayo kasi kung nakapokus tayo sa ating Panginoon, kahit gaano kalaki yung problema mo, kahit gaano kalaki yung disappointments mo, at kahit gaano kalakas yung bagyo sa buhay mo, hindi mo ito aalin, hindi mo ito alintana. Bakit? Tumitingin ka sa kalakihan ng Diyos mo. Kung sino tinitinan mo, yun ang malaki sa'yo eh. Diba? So ano yung tinitinan mo ngayon sa paligid, sa gilid mo? Hindi ba konti lang? Konti lang yung parang na, kung dito kayo tumingin lahat, yung sa gilid mo, anong tingin mo sa kanila? Hindi ba di mo sa napapansin? Hindi mo napapansin kung sino yung nasa gilid mo, pero nalang mo kung tingnan mo siya. Tingnan mo yung sa gilid mo. O, ano na tingin mo ngayon sa akin? Di ba maliit lang? So, ganun po dapat. Kapag tumingin ka sa Lord mo, sa Lord natin, yung mga problema, ano lang yan, parang hindi mo siya masyadong nakikita. Bakit? Ang tinitingnan mo, ang kalakihan ng Diyos mo. Ngayon, ano tinitingnan mo? Problema mo o kalakihan ng Diyos mo? Bakit? Kung saan ka tumitingin, yun yung mas malaki. Kung sa problema ka tumitingin, magiging malaki yan. Pero kung sa Diyos ka tumingin, magiging malaki ang Diyos. E minsan pa sabihin mo sa katabi mo, look unto Jesus. Kapag kasi tumingin tayo sa ating Panginoon, ito yung tumutulong sa atin para magpatuloy. Lord, mabuti ka. Lord, makapangyarihan ka. Kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ka matitinag ng problema ang pinagdadaanan mo. Amen po ba? So sabi ni Corrie Ten Boom, susunod po, sabi niya dito, if you look at the world, you'll be distressed. No? Bakit naman di-distress? Kasi kung titingnan natin yung sa mundo ngayon, kabi-kabila yung wars. No? May COVID pa na pinagdadaanan ng buong mundo. Meron pang baha. At merong mga lindol sa paligid. At merong mga tagutong. No? Kung titingnan natin ang mundo, madidistress ka, parang may, matatakot ka, mahihirapan ka, mabibigatan ka. No? If you look within, you'll be depressed. Bakit? Makikita mo yung inability mo. Yung kahinaan mo, yung kakulangan mo. No? Pero nalaman kung hindi ka masyado mataas ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo makikita yan. Pero tiyak na tayo merong kakulangan, merong kahinaan. Kapag tumingin ka sa loob, yun yung makikita mo. Pero pag tumingin ka sa Diyos, magiging you'll be at rest. Magiging mapayapa ka kapag tumingin ka sa Diyos. Bakit? Kasi magre-rely ka sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang katapatan. So, saan ka titingin?
sa mundo, sa sarili mo, o sa Lord? It's your choice. Choice mo yan, no? So, pangalawa, hope in God. Kanino ka umaasa? Sino yung nagpaasa sa'yo? Nababayaran ka ng utang sa katapusan. Hindi naman sinabi katapusan ng buwan eh. Kaya mainom na linawin mo.